amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever. Will be forever mine. You are forever mine.
Welcome to the Messiah Community Church. We are glad that you visited us here. Come, get to know Jesus. At TMCC, our goal is to win souls and make disciples. In winning souls, it is our desire that people like you will come to know Jesus Christ deeper as personal Lord and Savior. Turn back from your old self and acknowledge that apart from Him, you won't be able to see the glory of God. When you have given your life to Jesus Christ to let Him rule over you, we want you to know more about Him and grow in your newfound life. Depending on how many years you've lived in this wonderful world, there are networks and gangs which you will be assigned to join and link with so you can experience the transforming power of God continually. This is crucial to ensure that each one of you will sustain the new faith you found to start a new and better life. Each net has activities, events, and enjoyment designed to suit your specific individual needs. You will acquire new information and learnings as foundation to keep your spirit strong. You will gain new experiences as these guidelines are applied to your daily life. The men's net is for adult males. The women's net is for adult females. Saturday net service is the gang for young people ages 13 years old and above. Hallelujah Club is for those who are more privileged, the senior men and women. Oh yes, there's a net for children too, the Messiah Kids, because Jesus loves the little children. Join a care group. It's where it all happens.
Magandang umaga po ng Linggo sa bawat isa. Palagay ko ay excited na po ang lahat dahil 5 araw na lang. Ika nga ay Pasko na. Hindi ko po alam kung yung iba ay naninibago o maninibago itong darating na Pasko. Pero tuloy na tuloy po ang Pasko dahil alam nating lahat na ang dahilan ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So dyan po sa mga nasa malalamig na lugar ng Amerika, Canada at iba pang mga lugar ng mundo na to, welcome sa virtual worship service ng TMCC. At dito naman po sa Pinas, minsan malamig, minsan umiinit po, no? Pero welcome po ang bawat isa sa ating virtual worship service. Ang atin pong ang Panginoon ay dapat sambahin at purihin. At tuwing Pasko nga po ay naaalala natin, ito yung panahon o ito yung sineselebrate natin na panahon na ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao at sinilang bilang isang sanggol. Ngayon pong araw na to, atin po siyang sambahin, karapat dapat siyang sambahin, tayo po ay sasama sa ating worship team sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. To know you all my life.
Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. To know you all my life. Yes. Your love so deep, it's washing over me. Your face is all I seek. You are my heaven. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay muling nagpupuri sa iyo at nagagalak ang aming puso dahil ikaw ang Diyos na nagkatawang tao at nagkaloob ng buhay mo dito sa sanlibutan para kami na makamakasalanan ay maligtas. Panginoon, we are celebrating this season dahil ikaw po ay minsan sa history ng mundo na to ay pumarito bilang isang sanggol upang makadaupalad ang mga tao at upang ipahayag sa bawat isang tao, kasama na kami, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Pinupuri ka po namin, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na ito pong kapaskuhan, itong season na to, ay hindi po kami maging materialistic o nakatingin sa mga bagay na kung ano ang meron kami, kung ano yung wala kami, kundi ang amin pong laging iisipin at isa sa puso ay merong Diyos na nagkatawang tao at namuhay na kasama namin, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang aming Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, ikaw po ay aming sinasamba. We give glory and honor to your name, O Lord. At we are praying na ang aming bansa, Panginoon, kasama na ang buong mundo sa kabila nitong nararanasan na pandemya ng COVID-19, ay hindi po mapipigilan na sumamba at magsaya dahil sa kabila po ng COVID na to, merong katiyakan na merong Kristo na kasama kami. You are Emmanuel, God with us. And Lord, kung meron pong mga tao na parang nawawalan ng pag-asa o parang ang tingin nila ay malungkot ang Pasko, matanto po ng bawat isa na sa'yo may kagalakan sa Pasko na to, Panginoon. Sa'yo may katagumpayan, sa'yo may reason to celebrate dahil ikaw po ang reason for the season. Dalangin din po namin ang aming government officials, O Lord, at pati na ang iba pang mga frontliners sa medical field at sa iba-iba pa pong larangan. Ang amin pong dalangin ang bawat isa sa mga kababayan namin na to na talaga namang nagsasakripisyo at tumutulong upang makontrol at matulungan ang mga tao na hindi na mahawa dito sa COVID. Tulungan mo po ang bawat isang institusyon na to, Panginoon, at lahat ng mga tao na gumagalaw sa kanila na kahit ngayong Kapaskuhan ay mararanasan po nila muli, Panginoon, na ikaw ang dahilan, kaya magagalak po sila
Dalangin po namin na protektahan mo po sila, Panginoon. Walang magkakasakit sa kanila, walang panghihinaan ng loob sa kanila, kundi daluyan mo po sila ng biyaya mo, Panginoon, upang patuloy na ang aming bayang Pilipinas ay hindi na masadlak dito sa pagdami pa nitong mga nahahawahan ng COVID. Dalangin din po namin patuloy, O Diyos, bagamat sinasabi na nakokonti na lang ang nagiging malubha dito sa COVID, pero kami po ay nananalangin pa rin na kung sino man ang may karamdaman, we pray, Lord, lalo na yung mga tinamaan ng COVID, sila po ay pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Sila po ay makaranas sa iyo, Panginoon, ng kagalingan. Yung pong hindi kaya ng gamot, hindi kaya ng doctors, Lord. Ikaw po, kaya mo yon. At we pray that your healing touch will flow right now in the name of Jesus Christ. O aming Panginoon, kahit sa panahon na to na kami po ay makikinig ng salita mo, sasamba sa iyo, kabagamat kami ay virtually ginagawa lang namin to, pero alam po namin ang Espiritu mo ay kasama namin. And as a church, as TMCC family, Lord, sasambahin ka po namin. Have us enjoy this in the power of the Holy Spirit as we worship you together and listen to your word together. Patatatagin mo, patitibayin mo ang aming pananampalataya at lalo mo po kaming ilalapit sa iyo, aming Panginoon. Wala po kaming ibang itataas at itatanyag, kundi ang pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pahintulutan niyo po akong gumawa ng ilang paalala. Alam po natin na ngayon ay December na, and as usual, tayo po ay may tradisyon sa church na to ng 21 days of prayer and fasting. And normally, ginagawa po natin to sa first week, no? Or first, starting the first Monday of the year. Pero 21 days, yan po ay prayer and fasting natin. At gagawin po natin yan online pa rin, ano? Wala pa po tayong face-to-face, katulad ng ginagawa natin dati, but online pa rin gagawin natin yan, no? Isa pa pong announcement. Huwag po kayong bibitaw, isa pa pong announcement. This coming 25th, no, ito pong Pasko mismo na araw, sa Friday, meron po tayong worship service. Again, ito po ay virtual pa rin, no? Pero alas 8 po ay makakasama natin ang ating executive director, si Pastor Judah, magiging speaker natin. At yan po ay magaganap ng alas 8 ng umaga. Doon po natin i-broadcast yung ating Christmas service. At abangan nyo po. Doon po natin maririnig ang pinaghandaan ng ating choir na kantata sa kabila ng pandemic. Okay? So tandaan po natin yung dalawang yon, yung prayer and fasting, at saka on Friday, meron po tayong Christmas service. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Let's remember that Jesus is the reason for this season. Even though we've been through hard times, let us put our hope in God, because God will see us through. Happy New Year, and God bless us all. Hello everyone. Hello TMCC. We just want to wish you and pray that you will see God's best and more breakthroughs this coming year. And from the Spirito family, we wish you a Merry Christmas! Isang taon na punong-puno ng hamon o challenges ang year 2020. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil kay Kristo na dahilan ng ating Pasko. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa at ng bawat pamilya, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil mayroon tayong Diyos na buhay. Mula sa aming pamilya, Merry Christmas and a Happy New Year! God bless you. From our family to yours, Merry Christmas and a Happy New Year! God bless you! For unto us, a child is born. Unto us, a son is given. Mula po sa aming pamilya, patungo sa inyong mga tahanan, kami po ay bumabati ng isang maligayang Pasko at pinagpalang bagong taon. Merry Christmas and Happy New Year! God bless! Kumusta na po kayo, mga ka-TMCC?
Alam po nating hindi madali ang ating pinagdaanan sa taong 2020. Pero katulad po ng sabi ng awit, sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. To our TMCC family, a Merry Christmas and a Blessed New Year! Magandang araw po sa inyong lahat. Naku, limang araw na lang, Pasko na. At kanina ay bumati na ang mga pastor with their families, pero babatiin ko pa rin kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Christmas pa rin kahit na ano nangyayari. At saka, thank you na rin pala dun sa mga bumati ng birthday ko, yung mga nagregalo, thank you po. Sa inyong mga prayers and support, thank you po sa family ko, thank you din. At nung isang linggo ay tinuro or ang binanggit ni Chairman Ega ay ang tungkol sa kung ano dapat ang ugali o asal ng isang Kristiyano. Ngayong umaga naman, ang pag-aaralan natin ay pinamagatan who is he? O sino naman itong Jesus na to sa ating mga buhay? At ito ay matatagpuan sa John 1:1-5. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog, magandang balita. John 1:1-5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Nababago ba ang Pasko? Sabi nung iba, itong 2020 parang gusto nang burahin sa kalendaryo kasi hindi daw maganda ang mga nangyari. Pero sana pagkatapos natin pag-aralan ngayong araw na to ang tungkol sa kung sino si Jesus ay magkaroon tayo ng ibang pananaw tungkol sa Pasko. Ang Pasko ay hindi lamang yung pagmaganda ang mga pagkain o masarap, maganda ang mga damit, or merong mga bagong damit o nakakapunta sa mga magagandang lugar. Ang tunay na kapaskuhan ay mauunawaan natin kung sino si Jesus. Sa tatlong katotohanan ay maiiba ang pananaw natin tungkol sa Pasko. Una, dun sa verses 1 and 2 na binasa ko kanina, una, Jesus is eternal God. He is eternally God. Hindi lang sa Diyos, kundi walang hanggan. In the beginning was the Word means the Word had a beginning. Hindi lamang yon, kundi the Word has always existed. Yung was dun sa word na, and the Word, in the beginning was the Word, ay imperfect tense. Ano yung imperfect tense? An action of the past that continues into the present. So hindi lamang noon, kundi nagpapatuloy hanggang ngayong araw na to, ngayong oras na to. So it could be read this way. In the beginning was the Word, is the Word, and will always be the Word. Lagi na ang Diyos na to ay noon pa, wala pa ang lahat. Wala pa ang COVID. Diyos na siya. Wala pa yung lahat ng mga bagay na nakikita ngayon. Diyos na siya. Wala ka pa, Diyos na siya. Yun ang ibig sabihin na Jesus is eternal God. He always has been and He always will be. Before there was anything else, there was the Word. Wala pa ang lahat, nadong na siya. So ba't mawawala ang Pasko? Kung ang
kahulugan ng Pasko ay si Jesus, hindi matatabunan ng kahit anong crisis ang Pasko, ang Paskong ito. Kaya nga, imbis na crisis, ibig sabihin ng crisis is Christ is. Christ is. Sa anumang sitwasyon, Christ is. Lagi siyang nadon. Jesus had his birth in Bethlehem, but not his beginning. Before there was all these things, there was Jesus. She was not plan B. There was never another plan, but Jesus is Christmas. Nagkaroon ng kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan, nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, yung ang kahulugan ng Pasko. Hindi po yung mga bagay na meron tayo o nawala sa atin. Si Jesus kailanman ay hindi nawawala. Siya ay hindi nag-a-absent kailanman. Yung mga estudyante sa maraming pagkakataon ay nag-a-absent. Mag-e-enroll tapos gusto, walang pasok. Pero itong Jesus na to, lagi siyang present. God not only sent us a little bit of eternity, He sent the very heart of heaven. Yun po yung kanyang kaisa-isang anak. Ang sabi sa 1 John 4:14, "And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world." Siguro kahit po ilang ang anak natin, kahit kailan na hindi natin maiisip na ipamigay ito. Yung iba, nagkaroon ng matinding problema, kaya ang pinakarason para maisalba ang anak ay pinamigay. Pero hindi natin ibibigay dun sa alam natin na siya ay mapapahamak. Pero itong Jesus na to, nang siya ibigay sa mundo, yun na ang kamatayan niya para tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa maikli o sa manipis na pagkaunawa ng tao pag Pasko, nagkakaroon tayo ng pagbibigay ng regalo. Yung kasing ginawa ni Jesus, yun yung pinakamagandang regalo na ating natanggap. The Word was God, eternally God. Noong pa, hindi pa siya ipinanganganak sa Bethlehem, na doon na siya. E paano nangyari yun? E Diyos nga siya. Walang pwedeng gumawa nung kundi ang Diyos lang, at si Jesus yun. Kailangan maunawaan natin na ang Kapaskuhan na to, kailanman ay hindi matatabunan ng matinding pangangailangan o matinding karamdaman o hindi makakapunta sa mga magagandang lugar. Mananatili pa rin ang Pasko kasi si Jesus ay lagi nating kasama. He is essentially God. Jesus is essentially God. It is the declaration of who He is. The Word was God. Hindi sinekreto ng Diyos na ang kanyang anak ay Diyos, Jesus ay Diyos. Kailangan maunawa natin, bakit kailangan mahalaga na malaman natin na itong regalo ng Diyos ay Diyos? Dahil nga, lahat ng ating mga pangangailangan, siya yun. Kahit kailan, hindi magkukulang ang Diyos na to kasi wala pa ang lahat, na doon na siya. Kaya huwag kang malumo na, naku, ang lungkot ng Pasko ngayon. Oh, wala kaming Pasko ngayon kasi ganito, nawalan ako ng trabaho, o namatay ang mahal ko sa buhay, o mayroong akong sakit. Hindi mabubura si Jesus. Pinasimulan niya to, tatapusin niya. Kaya huwag natin sabihin na, kung may Diyos, bakit may COVID? Bakit mayroong bagyo? Bakit mayroong pagsubok? Ba't nagkasakit ako? Ba't namatay yung mahal ko sa buhay? Huwag mong sukatin ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na alam mo lang, dahil hindi ka nga Diyos. Si Jesus ang Diyos, nakakaalam siya kung ano yung pinakamabuti. Alam niya kung masakit yun, pinagdaraanan mo. Alam niya na mahal mo yung nawala sa iyo. Pero magtiwala ka sa kanyang proseso. Magtiwala ka sa kanyang ginagawa kasi Diyos siya. Hindi lang siya Diyos, mabuti siyang Diyos. Kailanman na hindi siya naging masama. Hindi siya gagawa ng masama para sa atin. Hindi pa ba natin nauunawaan na sa kabutihan ng amang ito ay binigay niya yung kanyang kaisa isang anak, yung pinakamahalaga sa kanya, yung pinakamamahal niya, ibinigay niya sa atin. Iyon yung
lubos ang pagmamahal ng Diyos na to. Kaya sana, huwag nating sabihin na pinabayaan na ako ng Diyos o wala na ang Diyos sa 2020. Hindi, naaryan pa rin ang Diyos na to. Ang ikalawa sa verse 3, Jesus is creator. He is the maker of creation. He is the master of creation. Sabi nga sa Colossians 1:16-17, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Merong ang nagpahayag na ang kahulugan na kung paanong itong Jesus na to ang siyang lumalang ng lahat ng bagay, he is the glue of galaxy. Sa laki ng galaxy, he hold it together. Hindi naghihiwa-hiwalay, hindi nagbubung-bubungguan ang mga between, ang iba't ibang mga planeta, dahil he glued the galaxy. Hindi lamang siya Diyos, kundi siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Hindi lamang siya nung pasimula ay nadoon na, wala pa ang lahat nadoon na, kundi siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Nilikha ka niya. Nilikha niya lahat ng mga pangangailangan mo. Nilikha niya lahat ng mga minamahal mo. Nilikha niya ang lahat ng mga pangangailangan natin in order for us to live and to survive. Don't just live to survive, but live to know who God gives you life. God is in control. Yung lang po ang ibig sabihin ng pagiging creator niya. Alam niya lahat. Siya yung lumalang. Siya yung lumikha. Ang building block ng universe ay tinatawag na atom. Ang sukat niya is less than 150 million of an inch in diameter. And if you could take the molecules of a single drop of water, convert them into grains of sand, there will be enough sand to build a concrete highway half a mile wide and 1 foot thick all the way from New York to San Francisco. Hindi pa ako napupunta ng Amerika, pero ang nagbigay ng illustration na to ay Amerikano. Kaya kung kayo ay nadyan sa Amerika, alam nyo kung ganong kalayo yung New York at saka San Francisco. Ganong ang kayang gawin noong isang atom na pag pinagsama-sama ay makakabuild ng bridge. E i-combine mo pa, kanina pinag-uusapan natin ay atom, i-combine mo pa yung cell. Yung isang cell, yung mga bahagi ng ating katawan na hindi natin nakikita, yung isang cell contains 200 billion molecules of atoms. Yung isang cell, ha, hindi na natin nakikita yon. Pero kung i-equivalent siya sa atom, 200 billion molecules of atom ang isang cell. So whether you look at the universe with telescope and see how big it is, or look at this universe with a microscope to see how small it is, you will see God in it. When you see the order, the symmetry, the harmony, the beauty of all that is, only four would fail to conclude God did it, that God is in control. Minsan ay nawawala tayo sa tanaw kung ano ang kakayahan ng Diyos na to, na napapaagaw natin ng maraming bagay sa ating mga buhay, sa mga madaling mawala, sa mga madaling maglaho. Pero itong Diyos na to, hindi lamang siya nananatili, kundi siya ay mayroong kapangyarihan to control all things. Hindi man natin gusto nangyayari ang lahat ng bagay, huwag ho kayong mag-alala, hindi po kayo ang Diyos. Alam po ng Diyos. Huwag ho kayong mag-alala na ang Diyos ay baka absent o nawala o baka may sakit.
Hindi po mangyayari sa Diyos yun. Kaya nga po, patuloy nating alalahanin na hindi lamang siya ang eternal God, kundi siya ang ating Creator. Yung ay nasa verse 3. Ngayon, nasa verses 4 and 5 na tayo, which is the third point. Jesus is life and light. Hindi pinaghiwalay ang buhay at ang liwanag. Dahil pwede kang mabuhay pero madilim. Pero dito, sinabi dito sa verses 4 and 5, hindi siya lang life, kundi siya ay light. He came to bring life into deadness. Marami pong mga tao ngayon kahit buhay pero patay sila. Dahil wala ang tunay na buhay sa kanila, which is Jesus. It is only Jesus who will give life to us. Yung hininga ng Diyos sa atin ang magbibigay ng kahalagahan kung ano ang buhay. Hindi natin maaharap ang kamatayan kung di natin alam na siya ang buhay. Hindi natin mauunawaan ang direksyon ng buhay kapag hindi natin alam na si Jesus ang buhay. Kailangan malaman natin na siya ang buhay. Sa kanya nang galing ang buhay. At magkakaroon ng saysayang buhay kapag siya ay nasa atin. Jesus is the strength of earthly life. Kahit nga po, ano ang pagdaanan natin, hindi tayo exempted doon. Hindi tayo exempted sa anumang mga pagsubok. Pero ang kasarapan, pagkasama natin ang Diyos, siya yung ating lakas para mapagtagumpayan natin ang lahat. We are alive today only by His grace. Kaya kada umaga ay ating gawing hobby o gawin natin lagi na pasalamatan, Panginoon, salamat sa panibagong araw. He makes life possible. Kung paano siya yung glue ng whole galaxy or universe, sa buhay namang natin, siya yung nagsimula nito. At hindi natin malalaman kung paano tapusin kapag hindi natin alam kung paano simulan. Jesus is the secret of effective life. Siya yung sekreto para malaman natin kung paano maging kaaya-ayang mabuhay sa mundong ito. Kung nalulungkot kang mabuhay, kilalanin mo ang buhay, si Jesus, para malaman mo kung paano mabuhay. May tatlong bagay to make life worth living. Number one, a self fit to live with. A self fit to live with. Kailangan alam natin, kilala natin yung ating sarili. Tanggap natin kung sino tayo para tayo ay mabuhay ng wasto. Ikalawa, a faith fit to live by. Kailangan meron tayong pinananampalatayanan, a faith fit to live by. Meron tayong pinanghahawakan. Meron tayong anchor sa buhay na to. Pag wala, isang hihip lang, wala na tayo. Pero kailangan malamang natin ang panampalatayanan si Jesus sa ating mga buhay. Ikatlo, a purpose to fit to live for. Kailangan alam natin bakit natin gustong mabuhay. Kapag hindi natin alam, madali natin itong ipamigay. Madali natin isuko. Pero kung alam natin kung bakit tayo dapat mabuhay sa mundong ito, hindi natin ipamimigay natin. Hindi natin ipamimigay ito, hindi natin susukuan ito. Kasi walang ibang kailangan magtagumpay sa buhay natin kundi tayo. Hindi pwedeng sabihin natin sa ating kapitbahay, sa kaibigan natin, o sa pastor, o sa cell leader natin, oh, mabuhay ka para sa akin. Hindi. Ikaw yung magdidesisyon kung bakit mo gustong mabuhay. Ano ang layunin mo mabuhay sa mundong ito? Kailangan ito ay nakatanaw doon sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. He does not only come or came to bring life into deadness. He came to bring light into darkness. He came to bring light into darkness. Nagbibigay siya ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Maring sasabihin mo, ang 2020 ang pinakamadilim. Ito yung pinakamahirap. Ito yung parang pinakatahimik na taon sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. It is Jesus who will give light into darkness. Hindi kailanman magtatanggumpay ang dilim sa liwanag. Kahit yung pag nawalang ng kuryente, ang dilim-dilim, tapos magsindi ka lang noong posporo, ano na, talo na yung dilim.
panalo na yung liwanag. So hindi tayo ang hindi tayo yung tagumpay, hindi yung ibang tao. Si Jesus ang ating tagumpay. Jesus came to deliver the lost from their darkness and to bring them into glorious light. Kailangan maunawaan natin na ang Jesus na to, kaya po narito, kaya po dinala sa atin, ibinigay sa atin ay para maging liwanag natin sa kadiliman. Masyadong madilim ang mundo, marami. Marami na tayong pinagdaan ang kadiliman at maaring merong pang darating. Huwag kang mag-alala, hindi ka kailanman magagapi ng kadiliman na to dahil si Jesus ang liwanag ng iyong buhay. Ngayon sa palagay mo, kung tatanungin ka, may Pasko pa ba? Of course, ang magiging sagot mo ngayon, sasabihin mo, yes na yes. Dahil si Jesus ay our eternal God, He is our Creator, He is life and light. Mag-enjoy tayo sa Pasko, kahit simple lang, dahil ang mahalaga, alam mo ang kahulugan ng Pasko ay si Jesus. Maaring ngayong araw na to ay first time mo na marinig. Ano kaya, kilala mo na talaga yung eternal God na to? Ano kaya, alam mo na talagang siya yung creator mo? Alam mo ba talaga, nararanasan mo ba yung liwanag sa buhay mo? Na ang buhay mo ba talagang buhay ka ba? Buhay ka pa ba talaga? Kung hindi ka pa tiyak, ayokong mawala yung pagkakataon na ibibigay ko sa'yo ngayong araw na to. Kung paano ang regalo, kapag ibinigay sa'yo, kailangan mong tanggapin yung regalo ng Diyos na si Jesus, kailangan mong tanggapin. Ngayong araw na to, inaanyayahan kita na tanggapin mo itong Jesus na to sa iyong buhay at makikita mo ang diferensya, ang pagkakaiba. Paano? Hindi mo naman kailangan lumipat ng kung saan sa church. Kasama yon sa iyong paglago, pero ang unang hakbang na kailangan mong gawin ay sa maikli at simple lang pananalangin. Hindi naman magic yung prayer. Kailangan ay nanggagaling ito sa puso mo. Kung ang desisyon mo ngayong umagang ito ay magkaroon ka ng katiyakan na si Jesus nga ang iyong buhay, sumunod ka sa panalangin na ito. Tayo ay manalangin. Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po dahil ikaw Diyos, ikaw nakakaalam ng pinakamabuti para sa akin. Patawarin mo po ako kung nag-alinlangan ako ng maraming beses. Kaya nga po, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka. Hindi lamang ikaw ang Diyos, kundi po ikaw yung lumikha sa akin. Ikaw yung aking buhay, ikaw yung aking liwanag. Simula ngayong araw na to, o aking Panginoon Jesus, hubugin mo po ako, tulungan mo po ako na mabuhay para sa iyo. At nais ko pong sabihin sa iyo, minamahal kita, sinasamba kita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ako lang po ang mananalangin. Isasama ko na ding ng prayer yung lahat po ng nanonood ngayon. Hindi lamang yung mga tumanggap, kundi yung lahat po ng nakapakinig ng mensaheng ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon Jesus, maraming pong salamat dahil kilala mo kami. Wala pong natatago sa iyo. Alam mo po yung aming kahinaan. Alam mo po yung aming takot. Alam mo po yung aming pag-aalinlangan. Kaya nga po ngayong araw na to, oh Diyos, ay sinusuko namin sa iyo ang lahat. Salamat po dun sa mga nagsitanggap ngayong araw na to. Alam ko po na dyan sa kalangitan ay nagkakaroon ng kagalakan dahil yung pong regalo na binigay ng aming Ama ay tinanggap ng mga taong nakarinig sa iyo. At kami nga po ay patuloy naming itinitiwala sa iyo ang aming mga buhay. Salamat po sa iyong pagmamahal.
Salamat po sa iyong pagtsatsaga ng pagtuturo sa amin. Salamat po na kahit sa kalagitnaan ng kadiliman ay meron kaming liwanag. Sa kalagitnaan ng anumang mga pagsubok at meron kaming pag-asa dahil nariyan ka at hindi mo kami iiwanan kahit kailan. Samahan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ama, may karamdaman, ipatong mo pong iyong makapangyarihan kamay at dumaloy ang iyong pagpapagaling. Ang mga may matinding pangangailangan, Panginoon, hindi magkukulang ang biyaya mo para sa amin. Mga may problema sa kanilang tahanan, ikaw po magbigay ng comfort sa bawat isa sa kanila. And even their needs, Lord God, you are more than enough. Ipahayag mo po, Panginoon, na hindi ka apektado ng COVID, hindi ka apektado ng kahit anong paghihirap. Kaya mo po ipagkaloob ang pangangailangan ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Panginoon, mahal na mahal ka namin. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at liwanag sa aming mga buhay. Salamat po at maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Salamat, Pastora Tess, sa isang napaka-powerful na message, no, na aming natanggap ngayon, and kami naniniwala na ikaw ay ginamit ng Panginoon muli to encourage everyone and of course to share the Word of God, lalo na yung gospel na to, no, lalo sa ating mga bagong manonood. So nais po namin kayo, kung kayo po ay mga first timers na tumanggap kay Lord, sinabi niyo po doon that I accepted Christ. Kung hindi pa, pwede niyo pong i-type ngayon, I accepted Christ today, doon po sa ating message section, no, ng ating broadcast na to. Ating i-recap, sinabi ni Pastor Tess, Jesus is the eternal God. Jesus is the Creator. No, siya ang lumikha sa atin, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating pangangailangan. Concerned siya sa kalaki-lakihan at kaliit-liitan, kahit yung atom ng ating mga buhay, ang Panginoon ay concerned dyan. And lastly, Jesus is the life and light. Siya po ang buhay at liwanag ng buhay natin. And we thank God na itong Jesus na to ay dumating, no, nung kauna-unahang Pasko. Yan man ay hindi December, sabi nga ng iba, hindi naman December, pero kung anumang date dumating si Lord, ang tiyak ako, dumating si Lord, no, siya po ay nagkatawang tao. At dahil dyan, nagkaroon po ng pagkakataon na siya ay makapagpakilala sa kanyang Diyos Ama para sa bawat isa dito sa sanlibutan. Well, ngayon pong Pasko, huwag niyo pong palalampasin yan. Nakilalanin at lalo tayong maging malapit dito sa reason for the season, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay sa ating benediction, sa ating pangwakas na panalangin, at tayo po ay muling dumulog sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Worship you, Lord Jesus! Sinasamba ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay hindi tao lang. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are eternal, you are Creator, and you are light and life. Kaya ngayon, Panginoon, pahintulutan mo kami, sabihin sa iyo, sambahin po ang pangalan mo, Panginoon. Muli po naming tinatalaga ang aming buhay sa iyo. We pray, O Lord, that this season of Christmas ay ikaw po ang mamutawi sa aming mga bibig. Ikaw po ang tumagingting sa aming mga puso at isipan. At lalo po kaming malapit sa iyo. Lord, use us also, bawat isa sa amin, to introduce you sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. At ngayon, tanggapin ang bawat isa ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang walang hanggang pagliligtas ni Kristo, ang ating Panginoon na Diyos na nagkatawang tao, at ang laging pakikipisan ng kanyang banal na espiritu, ang espiritong kasama natin nang walang hanggan. Ito ang ating dalangin, ang lahat ng nagmamahal sa Panginoong Jesus, magsabi ng malakas na Amen! 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 Okay, tuloy po mga kapatid ang ating Sunday School. Abangan natin yan, sama natin ang ating mga anak, no? And reminder ulit, this coming Wednesday, alas 7 huli ng gabi, meron po tayong Power of Prayer.
Marami po ako nakakausap, miski yung malalayong lugar, hindi na natin mga miyembro sa TMCC kasama po sa pagpe-pray. So sumama po tayong lahat at naniniwala po tayo ang Diyos ay nakikinig sa panalangin. And isa pa, uulitin ko ang announcement. This coming Christmas Day, this is December 25 on Friday, alas 8, meron po tayong worship service, no? Online pa rin. And of course, tuloy pa rin naman po ang ating worship service sa 27 o dun po sa Sunday na darating. Pagpalain po tayo muli ng Panginoon. Batiin ko uli kayo. Merry Christmas sa bawat isa. God bless you. God bless you. Welcome sa ating Sunday School, and today may matututunan ulit tayo na bagong lesson. Pero bago tayo mag-start, tayo ay magdasal. So, Heavenly Father, thank you for today. Thank you po at sinasamahan niyo kami sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng wisdom and strength for today, and gabayan niyo po kami. We love you, Papa, in Jesus' name. Amen. So, Merry Christmas, children! Ilang araw na lang, Pasko at bagong taon na. And this year, yung Pasko at bagong taon ay iba kaysa sa mga nakaraan. But we can still be joyful and thankful kasi marami tayong na-receive na gifts galing kay God. So, yan yung magiging lesson natin for today at makikita siya sa Bible sa Genesis chapter 1 and chapter 2 verse 3. So, ito yung story ng creation. So, we'll go through dun sa 7 days na ginawa ni Lord lahat ng bagay. So, let's start. So, day 1. Dun day 1, merong heavens and earth. Pero, formless siya at wala tayong makikita kasi madilim. So, sabi ni God, let there be light. So, kaya meron tayong light and darkness kasi ginawa yun ni God. So, kaya pala natin nakikita lahat ng bagay kasi blessing yon sa atin ni God. Ngayon, day 2. Sabi ni God, maghiwalay yung waters below and yung waters above. And yung space between them is yung tinatawag natin na sky. So, di ba children, ang ganda tingnan ng sky pag naglalakad tayo or pagbukas yung window natin. And miski pala yung sky is regalo sa atin ni God. On the third day, ang sabi ni God, yung water mag-gather sa isang lugar para magkaroon ng lupa. So, yung lupa na tinatayuan ng bahay natin or yung mga countries and yung mga seas na nakikita natin, bigay din yon sa atin ni God. And yung lupa, children, hindi hinayaan ni Lord na parang barren or walang buhay. Sabi niya, magkaroon ng mga halaman at mga puno. At yun yung ine-enjoy natin na mga prutas at mga gulay. Now, on the fourth day, ginawa naman ni Lord yung sun, moon, and stars. So, yung sun, yun yung gumagabay sa atin in the morning, and yung stars and moon sa gabi. So, di ba children, yung sun, nagbibigay yun ng vitamins din sa atin, and yung moon and stars, sobrang ganda nilang tingnan pagka gabi. So, children, pag wala kayong Christmas light sa bahay, labas na lang kayo, tapos tingin kayo sa stars. O, di ba? And then, so fifth day, ang ginawa ni God is yung birds of the sky at saka yung mga fishes. So,
kapag ka nag-swimming kayo sa dagat, tapos nag-dive kayo, makita nyo yung magagandang corals and fish, yun ay regalo sa atin ni God. Or kaya yung mga ipon na lumilipad ng naka-formation, regalo din yun sa atin ni God, sabi siguro ni God. Pag makita to ng mga anak ko, mamamangha sila kasi ang ganda. So next is yung sixth day. Nung sixth day, ang ginawa naman ni God is yung mga animals. Like yung pig, yung cow, tsaka yung mga pets natin like horse, yung dog, and yung cat. Yun ay regalo din sa atin ni God. And meron pang isang special na ginawa si God nung sixth day. Ginawa niya ang mga tao. So, ginawa niya si Adam, the first man. So, galing sa dust, pinorm niya si Adam at binigyan niya ng breath of life. So, yung palang katawan natin, yung buhay natin, galing lang yun lahat kay God. And alam nyo, hindi pa hinayaan ni God na nag-iisa si Adam. Binigyan niya ng kapartner si Adam at yun ay si Eve. So, children, hindi yun limited sa partner in life sa asawa, ha? Yung mga tao na kasama natin, like yung family, friends, teachers, classmates, lahat yun ay bigay din sa atin ni God. Kaya dapat maging thankful din tayo for them. Ngayon, sabi ni God sa atin nung sixth day, pangalagaan nyo ang lahat ng ginawa ko at pamahalaan nyo silang lahat. So, yung mga regalo na nare-receive natin or nare-receive natin kay God, dapat pinapahalagahan din natin. Kasi yun yung utos natin even from the beginning. And now, nung seventh day, nakita ni God na lahat ng ginawa niya is good. Kaya nagpahinga siya. Ngayon, children, palagay nyo ba yung pahinga ni God dahil wala na siyang powers, drain na drain siya? Hindi. Kaya nagpahinga si God kasi gusto niya ipakita sa atin na gusto niya magpahinga tayo. And yun din yung sinabi sa atin ni Jesus na I will give you rest. So, hindi natapos dun sa 7 days yung pag-bless or pagbibigay sa atin ni Jesus. Even up until today, from the moment na gumising tayo hanggang sa matulog tayo, binibless tayo ni God. So, ang pinaka-greatest blessing na na-receive natin is nung time na tayo ay nag-fail or tayo ay nahulog sa ating mga kasalanan. Pinadala dito si Jesus to be our Lord and Savior, namatay siya sa cross para bayaran yung kasalanan natin. But on the third, pero hindi siya nanatiling patay. On the third day, siya ay nabuhay uli at ngayon, siya ay nasa heaven at nagpre-prepare siya ng blessing or reward dun sa mga tao na handang sumunod at maniwala sa kanya. So, we are so blessed na meron tayong ganun ka-loving na God na kahit hindi natin deserve, binibless pa rin tayo ng binibless. So, dapat lang na lahat ng praise, glory ay mapunta kay God. So, for our memory verse today, children, James chapter 1 verse 17. All good and for every good and perfect gift is from above. Again, every good and perfect gift is from above. So, lahat ng bagay na ine-enjoy natin or lahat ng bagay na maganda sa buhay natin is bigay sa atin ni God. Kaya, every day, let's be thankful. So, ayun, children, let's pray. Let's close our eyes and bow our heads. Dear Heavenly Father, thank you po sa lesson namin for today. Thank you din, Jesus, sa mga binibigay mo sa amin at sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Father, be the Lord and our Savior. Tulungan niyo po kami na kayo po yung maging joy namin sa araw-araw. Samahan niyo po kami at gabayan and tulungan niyo po kami na sumunod sa inyo. Salamat, Jesus. We love you. Amen. Ayun lang, children. I hope na ma-enjoy niyo yung holiday niyo, yung new year niyo, and see you soon. Bye-bye!